Hi, welcome back to my channel. So today, nakikita niyo naman sa description sa baba kung ano gagawin natin. So magre-review tayo ng Jajamyeong. So nakita niyo naman yung vlog ko dun sa nung pumunta tayo sa No Brand store, right? So isa sa mga binili namin dun is Jajamyeong. Let's kagaya ng sabi ko, isa kasi ito sa mga paboritong kinakain ng mga nasa Koreanovela. So let's try it kasi naingganyo din ako kasi may mga napapanood din ako ng vlog na sabi nila may level of spices ka na pwedeng isat dito. So hindi ko alam kung maanghang siya ngayon or kung nasa mild lang yung anghang niya. So this one, ang isa kasi sabi ko nga nakaraan, hindi sila nagbebenta ng per piece. So ang ginawa namin, yung isang pack pinaghati-hatian namin, and ang isang pack nito is 180. So, kapag i-divide mo siya sa 5, that's 36 pesos. 36 pesos each. So, let's go ahead and try it now. Okay? So, let's start in 3, 2, 1. Okay. So, ang meron ako ngayon, ito siya. So, kakaluto ko. Ito yung black bean sauce, tapos meron siyang parang gulay. So, it's almost like, parang pareho siya ng mga ano natin, ng mga parang pancit canton dito. So, kapag nakikita kong kinakain nila to, medyo masos. So, i-halo-halo muna natin. May maanghang. Hindi kaya ako takihin ng allergy ko na to. Hindi na ako gumaling sa allergy ko. Kasi, ang so sad lang talaga ng allergy ko, it's because I love spices and I love chili and spicy foods. I love shumai. Tapos biglang allergy ako doon. Naglalabasan yung mga rashes ko sa skin kapag maatake siya. So, ito na siya. So, yung mga sa napapanood ko na mga videos ng Jajamyeong, ang tawag dito, meron silang mga kimbab, cheese, meron silang egg. So, ang meron lang ako dito, meron akong 2 pieces na hard-boiled egg. Sa kanila, ginagawa nila yung sunny side up. So, let me try it in one bite first. So, malalaman natin kung bagay siya sa egg. Well, yung isa, ito, nakita ninyo ngayon. Isang pack siya. Isang ganito lang to. So, sulit na siya in 36 pesos kasi feeling ko madami siya. At saka makakapal kasi ang noodles ng mga Korean noodles, diba? So, let's try it first. Hindi kaya sumabog ang bibig ko nito. Sobrang anghang. So, itong brand na to is it's a no brand kasi marami akong nakikita ng Jajamyeong may ibang brand. Nasang red bean. So, yun nga siya. Hindi siya maanghang. Actually, wala siyang anghang. Or hindi ko pa siya. O, baka may after taste. So, yung food nito, wala siya masyadong lasa. So, lalagay ko yung isang egg. Para magkaroon ng combination. Wala siya masyadong lasa. So, talagang red bean lang siguro yung nagpapalasa sa kanya. And, about adding more food dito, yun lang siguro talaga yung magpapadalbag ng tamang. Talaga ko ng hard-boiled egg. Para magkalasa siya ng konti. Ito lang pala yun. Yung pansin ko lang sa mga Korean noodles, no, hindi sila kasing mas malasa like dito sa atin.
Kasi naman dito sa Pilipinas, parang seasoning ang bumubuhay sa lasa ng ano, sa lasa ng mga noodles. Or hindi ko lang alam kung depende sa brand. Pero I think pare-pareho lang lasa to, pare-pareho lang naman to red bean eh. Ano? Yummy. So far ha, in fairness, sa lahat ng Korean noodles, ito palang hindi maanghang na natikman ko. Kasi nakaraan, minsan pumunta kami ni Mama sa mga tindahan ng mga Korean. Korean mart din. Diyos ko, sobrang excited ko mamili ng noodles. Lahat ng atang flavor, lahat ng klase ng noodles, kinuha ko. Wala akong makain. Sobrang anghang. Masas lang siya. Masas lang. Pero iba pa rin ang pancit canton Pinoy. Lalo na yung dating sweet and spicy yung dating eh. Sarap noon man, sobra. Yung hindi pa sila nagbabago ng noodle, sarap noon. Parang, buti na lang hindi ko niluto yung dalawa. Plano ko pa naman kanina nilutuin yung dalawa. Well, sa isang peraso pa lang busog ka na. So yun na nga, panalo pa rin yung pancit kanto ng Pinoy. O dahil hindi lang talaga ako makakain ng ganito. May bingo. Alam nyo ba? Dahil wala na kayo matagal. Pero feeling ko ha, pag nilagyan to ng cheese, baka sakaling magkaroon siya ng konting twist. Kasi yung alat ng cheese, diba, pag nag-melt siya dun sa noodles, tapos may red bean, baka yun yung medyo magbigay sa kanya ng buhay. Well, alam nyo ba na bumili ako nito? Emong pandesal, baka naman. Emong, suki nyo ako, suki. Wala. Baka gusto nyo lang akong bigyan. Malunggay pandesal. May cheese pa ba ako dito? May cheese pa yata ako eh. Wait nga. May cheese pa. Wala na yan. Cheese na namin. Gusto ko na yung cheese pa. Ang sarap kumain. Kahit hindi ako man nasyado nag-enjoy dun sa lasa ng noodles, okay lang. Kasi ako makain ako. Ang isa pa pala sa gusto ko na noodles ng Korean yung Japchae. Yun. Winner yun. May lasa yun na ano eh. Yung hahanapin mo bigla. Bakit pag mga Korean yung gumagawa nyo, ang cute nila? Ba't pag akong pangit? Ako nakakita na naman ang pagkain ng tuta ko. Kala nyo naman, nagpapakasarap ako dito. Narinig na ba siya? Oo, tuta. Naaktay na naman. Ba't masarap pa nga yung kinain nyo dito eh, pansit ang inulam niya eh. Pwede na rin siya sa pandesal. So yun, maubos ko siya. Maubos ko na siya na hindi ko na parang wala naiwan na lasa sa akin, nakahanapin ko siya. Ha!
So yun, dapat kasi, ako kasi sa pagkain, gusto ko yung meron siyang lasa sa akin na, yung bigla ko na lang siya mararamdaman, tapos gusto ko na siyang kainin. Ganun ako mag-grabe. Hindi ko siya na lalasahan sa dila ko, naamoy ko siya, kahit wala naman nilulutong ganun. Weird, no? Pero ganun ako mag-grabe. Kaya minsan nagugulat sila sa akin. Sabi ko, may naamoy akong ganito. Sabi nila, wala naman eh. Sabi ko, meron! Wala. Imagine, nasa loob ako ng production, naghahanap ako ng pagkain. Ibig sabihin, nagkikrave ako. Gusto nyo mag-crave. Ito nga gusto nang tinapay na ito eh. Pag binigyan mo ito ng isa, papansin na naman ito. Pag naubos na naman niya ito, bibig, kahanap na naman ng isa pa eh. Kung tuwa sa pagkain, wala daw kasing tinapay yung pansit niya. Ang laba rin sa kanila yan. Masarap pa kaya ano eh. Masarap pa yung pasta na squid yung sauce. Yung black noodles. Ah. Hindi ko manaubusin yung itlog. Mahanapin ko yung sa huling subo eh. Hindi ko naluto yung gulay na hindi ko naisama sa pakulo. Kapag kaya tinikman mga Koreana yung pancit canton natin dito, magugustuhan kaya nila. Kasi hindi ko gusto yung masyado itong red bean eh. Patry kayo natin, no? May mga kilalang Koreana. Ano kaya? Gusto nyo ba? Gusto nyo ba yun? Hanap tayong Koreana. Tapos, patitin natin sa kanila itong ano, pansit-kanton na ang Pilipinas. Yung pansit kanto na mapapanaginipan mo. At masarap kapag may nilagang itlog. Ha! Perfect. At may pandesal. Ha! At mainit na kape. Perfect. So yun, ubus ko na. Ang dami na tawa. Kapag, baka kapag authentic na nagluluto ng ganito sa restaurant, baka masarapan ako. Pero, hindi ko talaga siya gusto. Friends, sorry. Sorry mga K-friends ko. Alam ko mahal na mahal niyo yung mga kinakain ng Korean. Pero wala talaga siyang lasa sa akin, guys. Sorry. Pero may isa pa dito pala, yung beef bulgogi. Tatry natin yun minsan. Ilalabas ko din. Para ano? Para ma-review. Para matigman natin yung difference. Kasi parang hindi ako naging masaya. Sorry. Hindi ako naging masaya, guys. Yan na. Itlog. Busko na itlog. Itlog lang yung nagpapasaya sa akin. Pero yung noodles, hindi ako napasaya. Yung itlog lang. Yung itlog lang. Tsaka yung emong. Emong salit, ha? Baka naman, araw-araw pa ako bumibili sa inyo kahit merienda. Kumakain po ako lagi ng malunggay na pandesal galing sa Emongs. Actually, nung, lalo na pag mainit, yung sarap na ito talaga eh.
sarap nito kapag mainit na kape. So yan, ito na kapag wala may kape, pangit siya ka. Nakasilip yung aso. Sabi nyo, gusto nyo ng pandesal, hindi na ako binigyan na silang binigay niya sa akin. Ang saya, no? Lumiwalig ng konti. Tapos nakikita nyo ba yan? Nasa mata ko. May ilaw ako. Ang tagal ko na nag-vlog dito. Ano ko na ito naisip? Ingay naman ito eh. No. Alam niyo ba kung anong gamit ko? Kapakita ko sa inyo. Nag-improvise tayo. Gusto din. Ay, ang sala. Ganito pala yan. So, kung nandito ka, tutok na tutok. Tutok kita nun yung mga sumpa ko sa mukha. Nandito na, ma'am. Ang kita niyo kanina, tinan niyo, nagdilim siya. Nung nakafocus siya sa camera. Ang galing. Comment down below nga kung paano ako mapapaganda to para hindi mo na ako bibili ng ring light. Mahal ng ring light eh. 4,000. Gundo. Gusto ko yung ganun yung pag na-focus, dumidilim. Hindi eh. Ganyan oh. Oh, di ba nawala ako? Ang galing nag-focus siya dun sa ilaw. Yan. So far, maganda naman. Maliwanag na yung mukha ko, di ba? Sabi nila, quality daw talaga yung quality daw ng video yung papanoorin. Tsaka yung content. Maganda ba yung content ko? O gustuhin pa ba nila ako? Well, guys. Madami pa tayong gagawin video. May beef bulgogi pa ako. I-review rin natin. Tapos, ngayon, alis ako, bibili ako ng pang-exchange gift dun sa nabunot ko. So, titignan ko ano magagawa natin habang nasa daan. And, comment down below kung baka may mga gusto pa kayong ipatikim o kaya may mga bagong lugar na pwede nating puntahan para mapuntahan natin. Diba? So, if ever na may mga suggestions kayo, may mga gusto kayong patikim o kaya may mga gusto kayong ipareview, comment down below, guys. Comment down below. Okay? At syempre, huwag nyo kakalimutan na i-like tong video. Dito. I-like yung video. I-share. At saka, syempre, don't forget to subscribe my channel. And of course, syempre, paano kayo mananotify kung hindi nyo i-click yung bell button? So you always have to subscribe and click the bell button to get all the notifications and all the updates on my channel. Okay? So, sa ngayon, magpapahinga muna tayo at gagala na naman kami ng mudang ko. Okay? So, see you in my next vlog. Bye!